Sa mga magbo-buffet, dapat may nagtatakal ng pagkain ng mga customer dahil bawal muna ang nakasanayang pagkuha sa putahe. Isa po yan sa mga paalala ng DTI na pinuna ang pagkalimot sa ilang health protocols ngayong Alert Level 2 ang NCR. Saksi, si Maki Pulido. Dahil weekday, hindi pa masyadong marami ang mga batang pumapasok sa isang arcade. Ang 6 na taong gulang na si Sheena ngayon lang ulit nakalabas ng bahay kasunod ng pagluluwag sa alert level sa Metro Manila. Ayon sa kanyang inang si Clady, tinaon niyang weekday ang pagpasyal para hindi dagsa ang mga tao. Masaya nakalabas ulit kasi po ilang linggo din pong na-stuck ulit sa bahay. Pero may napansin si Trade Undersecretary Ruth Castelo sa arcade. Napansin natin merong wala na safety officer. Sana po yung mga batang dadalhin nila, yung mga capable na magsuot ng mask. Mahalagang nasusunod pa rin ang health protocols kahit nagluwag na ang alert level sa NCR. Hindi naman daw pagbabawalang mag-mall at kumain sa mga restaurant ang mga batang wala pang COVID vaccine basta may kasamang fully vaccinated na magulang o guardian. Mga fully vaccinated lang din kasi ang mga tatanggapin sa mga indoor venue base sa guidelines ng IATF. Ang buffet restaurant naman na ito nasita dahil kanya-kanyang pagkuha ng mga customer ng pagkain. Bawal yan, ayon kay Yusek Castelo. Hindi naman daw nagbago ang patakaran, anuman ang alert level. We already issued the request for corrective measures. Dapat within 48 hours ma-action na nila. Otherwise, we will have to recommend the suspension muna ng operations. Ang restaurant naman, sinabing nagbibigay sila ng gloves sa mga lumalapit sa buffet table. Pero susunod naman sila sa pulisiya. Paalala ng DTI, tiyaking nasusunod ang tamang bilang sa mga establishmento. 50% ang indoor capacity ngayong alert level 2. May dagdag na 10% kung may safety seal mula sa ahensya. 70% naman ang outdoor capacity. Ako si Maki Pulido, ang inyong saksi.